Kamusta po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. Sana po ay maitampok po ang kwento ko sa inyong channel. Ako nga po pala si Carl. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan ko at ng kadormit kong si Ate Risa. Ate, ito na yung pinabili mo. Untag ko sa kadormit kong si Ate Risa. Namilog ang mga mata nito at sabik na inamoy ang kabibili ko lang na pritong liyempo. Umalingasaw ang mabangong aroma nito sa buong kwarto. Tila ako natakam nang malanghap ko ang mabango nitong aroma. Sana pala bumili na rin ako nito. Malapit lang naman ang nagtitinda. Nasa labas lang ng bahay. Hindi naman kasi iyon inilala ko. Dahil may pwesto si ating nagbebenta sa labas. Tapat mismo ng lalabasan naming pinto. Tinapik ako ni ate. Thank you dito, Carl. Aniya. At lumabas na sa silid. Marahil ay maghahapunan na siya. Kami dito sa dorm ay hindi nakakasabay sa pagkain. May maagang naghahapunan. At may nag-iisnak lang kagaya ko na nagtitipid sa budget. Sa isang linggo pa ako padadalhan ni Mama ng aking allowance. Kaya naman, tiis-tiis muna. Kapag napadalhan na rin naman ako ay nagro-grocery ako. Dahil hindi naman ako mahilig kumain sa labas. Sabi ni Mama, hindi na raw safe ngayon ang pagkain hindi lutong bahay. Dahil hindi naman nakikita kung paano iyon inihahanda. Kaya naman kahit nagugutom ako ay tinitiis ko na lang muna ang aking sarili sa sardinas at beef loaf. Maano ba naman ang 5 araw na paghihintay? Lumabas ako ng silid at naabutan si ate na nilalantakan ang liyempo. Napatitig ako sa kanya nang makita ang mukha niyang sarap na sarap sa kinakain hanggang sa matigilan ako. Tila nakaramdam ako ng pagduduwal. May dugo kasi ang kinakaing liyempo ni ate. Hindi pala basta dugo lang, kundi dumudugo talaga iyon. Tumutulo na nga ang iba sa mesa, sa ikinatakip ko sa aking bibig. Bigla akong nandiri, lalo pa at tila nangangamoy patay na iyon. Ano ba yung kinakain ni ate? Ba't ang sama ng amoy? Nagmamadali akong tumakbo papunta sa lababo at hindi ko na napigilan ang aking sarili na magsususuka. Nagulat pa nga ako nang nag-aalalang hinimas ni ate ang aking likuran. Amoy na amoy ko ang kinakain niya na tila nagpapabaliktad sa aking sikmura. Pilit akong humiti sa kanya. Ayos lang ako, ate. Napagod lang ako sa lakad kanina. Pagdadahilan ko at palihim na tinignan ang kanyang kinakain. Sigurado akong sariwang dugo iyon. Napasuka ako dahil habang kinakagat ni Ate Risa ang liyempo, ay tumutulo ang dugo sa kanyang pinggan. Tumango lang ito at walang anumang binalikan ang kanyang pagkain. Nandiri ako at aktong masusuka na naman. Kaya bago ko pa man magawa iyon, ay nagmadali na akong pumanhik sa aking kwarto. Matutulog na lamang ako. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal akong natutulog. Basta ang alam ko ay gabi pa dahil madilim sa labas. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Maliwanag naman ang buwan at may ilaw din ang streetlight sa labas. Ngunit wala nang gumagala. Naisip ko nga, baka hating gabi na. Kaya muli akong nahiga para matulog. Nang makarinig ako ng kaluskos, nagpasya akong sumilip sa may sala. At baka si ate lang iyon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. Nakaramdam ako ng matinding kaba.
nang makitang walang ilaw ngunit may gumagalaw. Patiyad akong naglakad at sumilip. Nakita ko si Ate Risa, nakaupo sa sahig. Magulo ang buhok at may kinakain sa plastik. Amoy na amoy ko ang sangsang na iyon at parang nakakadiri siyang tignan. Hindi ko maiwasang mag-isip ng masama tungkol sa laman ng plastik. Lalo pa at parang hilaw ang nasa loob nito at nilalantakan ni Ate. Bumakat ang dugo sa kanyang bibig hanggang sa makaramdam siya ng uhaw. Tumayo ito at tinungo ang gripo sa lababo. Nang makita kong abala siya, ay walang ingay na hinablot ko ang plastik at dinala sa aking kwarto upang tignan kung ano iyon. Gayon na lang ang panghihilakbot ko nang makitang atay iyon ng tao. Nangangalahati na at basa ng sariwang dugo. Napaatras ako at hindi nakapagsigaw. Namilog ang aking mga mata nang makitang si Ate Risa ay nasa pinto. Galit na tinatawag ang aking pangalan. Nanginginig akong nagbukas ng pinto at nakita ko siyang nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa akin. Akin na ang pagkain ko. Anito sa akin. At sa isang iglap ay dinamba niya ako at pinagkakalmot hanggang sa wakwakin niya ang aking tiyan. Sigaw ako ng sigaw at takot na takot habang nagpupumiglas nang makita nga kinakain niya ang aking mga laman loob. Nang magdilim ang aking paningin, ay hinihingal akong nagpabalikwas ng bangon at natuklasang umaga na pala. Sapo ko ang dibdib habang inaalala ang aking panaginip. Oo, salamat at panaginip lang pala iyon. Matamlay akong bumaba at naabutang abala si Ate sa paghahanda ng aming agahan. Nakita ko sa mesa ang kalahati ng pinabili niyang liyempo kahapon. Kalahati na lang iyon at tuyo na ang dugo. Gayon paman ay walang imik na lumapit ako sa mesa at kumuha ng kalamansi. Carl, pakipigaan na lang ako ng kalamansi. Kahapon ay wala akong sausawan. Rinig kong utos sa akin ng aking kasama, kaya agad akong tumalima. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa aking napaniginipan. Parang totoo kasi iyon. Nagkaroon tuloy ako ng duda sa kinakain ni Ate, kaya gumawa ako ng sausawang puro kalamansi at ipiniga iyon sa kanyang liyempo. Bigla ay nasuka kaming dalawa nang makitang tila natunaw ang harinang nakabalot sa karne. Parang parte na iyon ng laman loob na sariwang sariwa. Nag-agawan kami sa pagduduwal sa lababo. At maya-maya pa ay galit na sinugod ni Ate Risa ang nagtitinda ng liyempo sa labas. Ngunit wala na ito. Ayon sa iba nilang mga kapitbahay, usap-usapang aswang daw iyong nagtitinda ng liyempo. Taga-kabilang bayan daw at tumarayo lang dito upang magbenta ng mga karneng. Sabi ng ilan ay mula sa karne ng tao na nabiktima niya sa ibang lugar. Tinaddad niya ang mga ito at niluluto sa kapinababad sa mantika para ibenta. Ang mga taong walang kaalam-alam ay patuloy na bumibili at kumakain ng kanyang benta. Na labis ikinatutuwa ng matanda dahil nakakapanghawa siya ng kanyang pagkaaswang. Si Ate Risa naman ay halos ilang linggong takot kumain ng mga pagkain galing sa labas. Ngunit sinabihan ko lamang siya na wala iyong problema dahil ang solusyon lang naman doon ay ang kalamansi na maaaring magpalitaw ng tunay na mukha ng pagkain nakahain sa kanya.